Hello, hello! Welcome back to my YouTube channel, mga ka-bebe! Na-miss nyo ba ako? Kasi sobrang miss ko kayo as in to the highest level. Alam nyo yan! Ay, alam nyo naman, Diyos ko, after 10 years ako kung mag-upload. Pero this time, talaga, I will try my very, 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 very best para talagang mag-upload na ako ngayon ng mag-upload para sa kaunlad na ekonomiya na to. Promise. I try. Ang tamad ko kasi mag-vlog. Dahi, naunsa man ko, Jai. Oy, naisipan ko mag-vlog ngayon dahil day off ng inyong kainday, Veve. Sakto din. Bagong ligo rin ako ngayon. Ayan, kitang-kita niya naman. Diba? Wet na wet pa ang buhok ng inyong kainday, Veve. Naisipan kong mag-vlog ng pagkain. Siyempre, alam nyo naman, I love food. I love eating. Wow. Hindi man hara sa itsura ko, diba? Diba? Ang laki ko, diba? Kamusta naman yung mga double chin natin dyan? Ang lulutuin ko for today, for today's menu ay burger steak a la Jollibee. Wow! Oy, Jollibee, bikini man. Hindi, joke lang. Burger steak a la Jollibee yung naisipan kong lutuin kasi parang nag-crave ako ngayon sa burger steak. Gusto ko sana kumain sa Jollibee dahi, pero wala man tayong Fera dahi. Kaya, ang gawin natin mag-homemade. Total, mayroon naman akong frozen burger patty. So, why not gawin natin na burger steak, di ba? So, samahan niyo ako mga kabibe. Sana maging maayos itong aking burger steak ala Nikki. Ala Jollibee pala. Babalatan ko muna yung patatas. Tapos bago ko siya hugasan at pakuluan mamaya. Antay lang mga kabibe. Papalambutin muna natin ang ating patatas. Ang walang asin, walang kahit ano. Basta patatas lang. Papalambutin natin siya. And bago natin siya i-mash. Okay. Sobrang lambot na. Nadurog na ang ating patatas. Elaka. Kamusta naman, diba? Yan, durog na siya. Super lambot na niya mga ka-wewe. So, i-drain ko na. Ang hirap mag-vlog mag-isa. Wala kang kasama. Ay, magtutulong sa'yo. Op! Pagka-drain mga ka-wewe sa akin, ginagawa ko, sinasalang ko ulit siya para matuyo talaga yung mga natitira pang tubig. Yan, yung mga excess water na yan. Iwas panis na rin yan sa inyong mashed potatoes. Ayan. Tapos, ininit ko yung aking fresh milk. Okay sana kung heavy cream, pero carry na yan. Ganit ko ito ang KVD full cream. Ayan. Check nyo lang yung ilalim kung dry na. Ayan. Ayan, mga loob-loob. Mukhang okay naman siya. Tuyo na. Tapos, pag dry na siya, pwede mo siyang i-mash. Ayan. Ito ko na lang din siya i-mash. Kasi kayong pagdero.
Lagay na natin ang ating isang stick ng butter. Unsalted butter. Room temperature na yung butter para mas mabilis siya mga punaw. Mash nyo lang din. Imi-mix dito sa ating potato. Ako kasi, nahalo ko muna yung butter bago ko siya lagay ng gatas. Tapos, timplahan ng asin. Ng paminta. Yung iba, nilalagyan ng rosemary, mga ganyan. Ako, hindi. Nakiri na yan. Budget patatos lang tayo, mga kabibili. Ayaw natin ng masyadong komplikadong lasa. Timplahan nyo na ng asin. Depende yan sa panglasa ninyo. Tapos, pepper. Tapos, i-mix nyo ulit. And then, gradually add your milk. Huwag lahat. Kunti-kunti lang ang pag-add ng gatas, mga kabibili, para mas creamier. Hindi siya maging soup. Yan ang technique siya. Okay? Ito na, mga kabibili, yung mash na may milk. Pero parang nakukulangan ako. Sakto, meron ako nakita sa ref namin na KDD Cooking Liquid Cream. Yan. Para siyang ano, heavy cream din. Kasi pang ano siya, carbonara. Ayan. Try nating lagyan. Initing ko muna to. Tapos ibubuhos ko siya ulit. Ito na siya. Yan. Mas creamy kasi pag heavy cream eh. Mix. Tapos kayo na lang mag-adjust ng ano niya, salt and pepper. Depende na yan sa inyo kung anong gusto niyo. Yan. It should look like this. Wow! Dapat mas thicker and creamier pa siya. And this is the final product. Thicker and creamier. Yan, mga kabibay. So yummy. Ready na. Sarap yan. Promise. Okay. I'm done with my mashed potato. Pala ni kibibay. Next recipe naman tayo ang burger steak. Wow! Magbo-burger steak ako, pa-partner sa mashed potato. So, wow! I'll be back, mga kabibay. Okay, mga kabibay, ang lulutuin naman natin ngayon ay burger steak a la Jollibee. Diba? Yan ang peg natin dapat ma-achieve. Yan. Magpainit ng mantika. Tapos, fry natin ang ating burger patty. Nabili ko lang to sa Lulu. 1 kg. Ilang praso na ba yun? 20 pieces ata or 25. Sa Dia yung brand niya. Lagyan na natin ang burger. Oh! At inulit na siya. Second batch. Ito na yung isa. This is the second batch. So, leave it over. Yes. Oh. Ooh. Sa same pot, dito na natin gagawin ang ating gravy.
Ngayon, magagayat na ako ng fresh mushroom. Yung iba ang ginagamit, yung nasa lata, pero ako, tatry ko ngayon yung fresh. Medyo nag-brown na nga siya kasi 2 days na yung lumipas nung binili ko siya. So, gayat-gayat muna tayo mga ka-bibay. Okay, it's gravy time. Let's add butter. And then, ilagay na natin ang ating mushroom. Yung mushroom na gamit ko fresh. Pero pwede rin naman yung nasa lata. Gusto ko lang fresh gamitin ngayon para maiba naman. Flour din pag may time. Alam nyo na. Lulutuin lang natin si mushroom. So, sautéin natin siya ng kahit paano. Dapat yung mushroom na to dahil fresh. Medyo i-dry natin yung pagluto. Medyo tostado lang. Konti lang naman. Nang very, very light. Para lang maalis itong mga, ayan o, watery tuberness ng mushroom. Naging negro jud ang ating mushroom. Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan? Brown. Anyway, okay na ito mga kamibay. Wow! Ayan. Nawala na yung tubig. Tapos kukunan ko sa butter ng bonggang-bongga. So, alisin na natin sa dito. I-transfer. Ayan. Kita nyo ba yan? So beautiful. Char. Sa same kaldero, lagay natin ulit yung butter para naman sa ating gravy. Ayan. I-melt lang natin siya. Pagka-melt, lalagyan natin ng flour. Depende siguro kung ilang tablespoon. Eh, madami-dami itong ginawa ko. Baka mga 3 tablespoon na flour. So, ito na, 1 cup cold water. Ayan. Tapos, tunawin lang muna natin yun. Tunaw. Pagka luto niya, magdagdag ulit tayo ng another 2 cups of cold water. Tansya-tansya lang muna tayo, mga kapatid. Wala, Zay. Nakapot na siya, Zay. Ayan na, Zay, oh. Second cup of cold water. Mix. Yung mga itim-itim na yan ay mushroom. Okay, pang third cup of cold water. I-medium high na natin ang ating apoy. At gumamit na tayo ng wire whisk para mas mabilis siyang matunaw. Pang apat na cold water. Yan. Siguro enough na ito dry, no? Grabe, lunod tayo sa gravy, mga ka-bebe. Andito, unlimited gravy. Aha! Papakuluin muna natin tong flour bago natin timplahan na asin, paminta. Pwede rin lagyan ng toyo para mag-dark. Tapos lagyan natin ng cubes, beef and chicken cubes. Yun. Ayan, nag-boiling-boiling ang ating flour. Ngayon, lagay na natin ang ating beef cubes. Yes, and then chicken cubes. Mix lang yan, Zay, hanggang matunaw siya mga kabe. Ayan o. Daba. Ito ay beef. Ito ay chicken. Yan. Hirap maging vlogger, no? Lalo mag-isa ka lang. Ikaw na nagsushoot. Tapos, nagluluto ka pa. Tapos, kailangan mo pa ng magandang ilaw. Haroy, Day! But of course, nakaka-enjoy. Kapag naman gusto mo yung ginagawa mo, mag-enjoy ka. Ayan. Tapos, lagyan natin ng
paminta at saka asin. Base sa inyong panglasa. Lalagyan ko muna siya ng paminta bago yung asin. Kasi magtotoyo pala ako. Paminta muna. Ayan. Gusto ko ng maraming paminta. Mahilig ako sa paminta. Toyo. 1 tablespoon. Check muna natin kung carry na ba ang 1 tablespoon of soy sauce or dagdagan pa. Siguro isa pa. Ayan. 2 tablespoon of toyo. Soy sauce infusion. Tapos tikman. Siyempre. Sarap. Dagdagan ko lang siya ng asin. Konti. Tapos lalagyan ko ng 1 tablespoon of sugar. Sugar. Hindi ko alam kung nilalagyan ba talaga ng asukal to. Pero, wala lang. Gusto ko lang siya nilagyan ng sugar kasi sweet ako eh. Tiyah! Sweet ako mga kabebe. Yes. Pag nasobran sa tamis, dagdagan nyo na lang ng asin or kaya ng toyo. Ganun lang naman. Ayan, kumukulong na siya. Ilagay na natin si mushroom. Hindi ko alam kung ba't naging ganito ang color ni mushroom. Ayan. Okay. I think it's okay. Ano to? Sa tingin ko okay na to. Kasi yung consistency ng pagkalapot niya okay na. Ayan o. Tapos okay na rin sa akin yung pagkaka-color ng gravy. And this is our final product. Wow! It should look like this. Pwede pa sana itong lagyan ng fresh milk, pero caring-caring na yun mga kabebe. Huwag na mag-ano pa, mag-arty-arty pa ba? Pwede na yan. Pero pag gusto nyo ng mas creamier and mas tastier, syempre, mas masarap, lagyan nyo ng milk or ng heavy cream, mga ganyan. And then, ilo-load ko na si burger patty dito sa ating yan, tiyan. Pero syempre, before that, magpi-platings muna ako. Tadaan! Ito na ating mashed potato with burger steak. Uy, burger patty pa lang mga kabibe. Okay, miss pumutok na hinaw ko. Nakaka-bad trip. It's so sad. Nalagyan natin siya ng... Yan. Pero ang mas maganda kasi nito binababad. Pero syempre, platings lang naman, mga kabebe. Ayan, dito. Ah, uroy, ginuo ka sala. Kalami kaayo ba, uy. Lami kaayo. Ngayon, ilagay na natin ang ating burger patty para mababad na siya. Ganyan naman talaga dapat siya eh. Di ba, binababad. Para manuot yung lasa ng gravy sa burger patty. Yeah. And this is our final product, mga kabebe. Ayan. Binabad na siya bukas. Masarap na to lalo kasi nababad na yung burger patty. Tapos lalambot na rin yung burger patty dahil babad na siya. And then, papartneran ng mashed potato. Yum, yum! Ito na ang aking final product. Nilipat ko na dito kasi nag-transfer din ako sa aking mga katrabaho. Binigyan ko sila, pinatikman ko sila.
ng aking ginawang burger steak. And hopefully, magustuhan naman nila yon. Meron din akong mashed potato. Ito. Ayan siya. Partner talaga sila. So, ayun mga kabibay. I hope you like this video. Sana may natutunan kayo for today's vlog. And sana magustuhan ninyo yung recipe ko. Kung meron mang mga dapat i-add or may dapat pa po akong i-improve sa aking burger steak, paki-comment down below nyo na lang po kasi magbabasa po ako ng mga comments ninyo. Thank you for always watching my vlog mga kabibay. Na-appreciate ko po talaga ng sobra ang mga sumusuporta sa akin. And sa lahat po ng mga small YouTubers na kagaya ko, huwag tayong mag-give up dahil ang taong masipag, meron pong matutunguhan balang araw. Lagi nating tatandaan yan ha. And lagi tayong magpipray. Paki-subscribe nyo nga po pala yung channel ni Miss Jade Bonilio. Ayan, meron po siyang mga meow-meow. May mga cats po siya. Si Farshley and Pochi. Tapos, paki-subscribe nyo rin po si Sir Joven Reyes Vlog. Meron din po siyang mga pusa. Ayan, ang kanyang mga fur babies. Napakadami. As in, at saka ang cute. And paki-subscribe din po ang channel ni Miss Sing Dalisay. Thank you for watching mga kabibay. I hope you like this video. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And pakiclick nyo na rin po ang inyong mga notification bell para lagi kayong updated sa mga new vlogs ko. Thank you for watching mga kabibay. God bless. Bye. Take care.